Ikaw na ako ng gatong bag, ginamit ko siya pantakbo mula, pabuntan na Sena, jogging ako. Nilagay ko dito yung mga papel. May damit ako pamalit. Tapos, okay naman siya. Ang kaganda kasi dito, meron siyang ganito. Dito. Sa dibdib, tapos dito. Sa tiyan, meron din siya. Tapos ayan, ginagamit, jogging. Kung nga pala, may laban kami ng panran. So, nag-training, bali, 2 days ako ngayong hindi nakapag, pahinga. So, mag-ahinis ako, tapos magtatakbo ng ilang kilometro. Then, gusto ko makuha yung title. So, ngayon kasi, kapos pa rin talaga ako sa budget. Kaya hindi ako makapag-register pero nalalapit na yun by March. And then loobin na makuha natin yung title. And then isang ano din naman yun na makilala o kaya makapag-post. Hindi ako nagpo-post sa FB. Promise, yung makikita mo sa FB ko, puro mga jokes, mga American Got Talent, hindi kasi umanood ng mga ganun, mga kanta, comedy, kaya yung FPJ, o kaya ay mga nakakatawang yung mga American yung comedy, basta yung mga ganun. And then, may makikita ka din, pinopost ko mga photo na magandang babae, yung sexy, kasi minsan nakabrot panty, yung mga foreigner, yung naghahanap ng jowa, ganun. Pero pili-pili ka, minsan nagpo-post ako nun, minsan ino-on-demy ko, gusto ko, ang ganda nito babae nito, yung ideal ng babae na gusto ko maging asawa. Kaputi, mahabang buhok, malahang dibdib, sexy, yung ganun ba. Pero minsan pinopost ko, minsan naka-on-demy lang. Tapos, pag nakapakinig ako ng mga nakakapanood ako, nakapumapasok sa isip ko sa yung mensahe ng homily ng isang pare o kaya sinasabi ni Brother Eli Soriano o kaya ng isang Christian born again, pinupost ko yun pero naka-on-demy lang sa akin kasi meron ako natutunan sa kanila. Yung kailangan nagsasaliksik ka din ng iba't ibang religion . Kailangan mo talagang yun na magdagdag ka ng impormasyon. Ito ba ang tama? Ito ba yung okay? Ito ba yung dapat sundin? Okay naman ang paliwanag niya? Okay naman yung ramdaman ko na dito yung espiritu ng naman mo yung spirit ng God, di ba? Maano mo naman yun . So yung bunga kasi ng espiritu yung pagmahal, malasakit sa paghinahon, mga ganun. Pero meron din bunga yung masamang spirit . Kapag makikita mo yung isang tao, kapag gaitagay ka na, parang gusto mo siyang patayin, hindi mo siya patatawarin, yung parang pwede pa nga, pag galit isang tao, pag galit ka talaga, sunugin mo pa yung katawan niya, di ba? Parang lumal-dumal na yun . Mga ganun. Minsan makikita mo yung mga tao, sinasanay mo ng masamang espiritu, unlakas-lakas, kahit harangin mo ng 10 tao talaga, o 5 tao, hindi kayang malakas yung isang tao yun kasi mayroon siyang makikita mo yung reaction, yung boses, yung kanyang itsura, yung kanyang mata, mga ganun ba. Kahit nga sa mga movie, sabi ko siguro nung bata pa ako, dapat hindi na lang ako nanood ng mga nakakaibang mga nag-focus na siguro. Pero masarap maging malaya ba, yung bagang lahat nakikita mo, ito yung mga pelikulang hindi mo dapat panoodin, napapanood mo, nabubunta ka sa mga ganong squatter area, para bang open mind ka kasi nakikita mo yung sitwasyon nila, nakikita mo yung mga buhay ng mga magagandang buhay ng pamilya, para bang malaya ka, kasi ang hirap naman yung puro ka lang ito nakikita mo, wala kang kalayaan na lahat nalang panonoodin mo tungkol sa mga relihiyon. Pero mas maganda, depende rin kasi sa tao. Depende rin talaga sa tao na minsan nasabi ko na dapat nandun na lang ako sa simbahan ng Catholic tapos
ang tawag sa'yo, daga. Iba kang kung ano, di ba parang may tawag dun eh, yung kumakain ka ng mga ostya. Dati kasi kumakain talaga ako ng ostya eh. Kasi mayroon kami, kaya ano, mayroon kami madring ano, bubunta sa shop. At yung mga ostya yun, talagang, ano yun, nilagyan ng konting tamis, tapos kinakain ko yun eh. So, yun yung mga ano, my experience ko talaga na hindi ko makakalimutan. Mabait yung sister Mina, yung madre, na madring gala. Kulay ano, sa madre kasi may kanya-kanya kasing damit dun eh. Mayroon puti, may kulay gray, may kulay brown, may kulay itim. Iba-iba, iba-iba mga ano, merong ano eh, merong maroon na maroon, yung iba't ibang kulay. And system nina yung lagi nagbibigay sa amin ng ostya. Ostya, tsaka yung kape, yun, iklog, nakalansa ko ng customer ko kasi yun eh. Customer na siya, pero siyempre ako nag-handle. And then, yun lang naman for the vlogging sa stories. So, bye!